All right, what's up, guys? What's up? Dito na ba? Abis back! Hindi naman. Para malinaw lang sa lahat, di ako umuwi ng Bicol. Umuwi yung grandparents ko from Bicol. Kahit birthday ng lolo ko kahapon. Ano pala? Umuwi pala siya. Umuwi ako ng bahay. Umuwi pala yung lola at lolo mo from Bicol. Yes. Akala ko ikaw ang umuwi sa Bicol. Hindi. Kakaparty mo lang, tapos umuwi ka na ng Bicol. Hindi ako ganun kasira ulo. Kaya nga, iba. Okay. Ano ba yun? So, number one, nagpapasalamat kami kay Juanito, of course, for giving us the time because, you know, we had to do that. I just wanna say this. Musta pala yun? I wasn't able to watch it. Yung ano ba? Ah, yung draft. Mock draft. Wala kami na tama. Ni isa? First pick. Literal first pick. Yung lang na tama namin, pare. First pick. Which sinabi namin, di ba? Ito lang ang pinakamadaling pick sa lahat. Patay na first pick. Sure. Wala na after. Anyway, gusto ko lang sabihin to. I appreciate all the support sa community and all that. Like, our views and listens are totally like, They're off the roof. They're off like the recently, roof. Recently. Hindi ko alam kung ano nangyayari, but talagang nag-wild siya ngayon. I'm looking at the views and the listens ng isang araw. Sobrang taas. And I appreciate all the yung mga nagpapasalamat na dedication daw natin. Ganyan na kahit nag-everyday na tayo. Dapat weekdays lang tayo, pare. But because we're following basketball happenings or if there's something relevant, we feel like we owe it to you guys na maglabas ng episode. Kasi syempre, di ba, pwede din naman namin gawin yung dati na Monday na kami pag-uusapan na lang namin lahat, but then nawawala na yung hype or whatever, di ba? So we appreciate everything, pero sana naman give and take naman tayo, guys. Kasi may nagtanong bakit hindi ko daw in-edit yung mock draft. Kasi gusto daw nila may listahan. Sabi ko, pag in-edit ko pa to, anong oras ko na yung mapopost to? So pag na-post ko to close to the draft, corny na. Tapos, may nagsabi pa daw parang minadali daw yung mock draft. I'll be honest with you, minadali talaga yun. Kasi, Friday, pinag-usapan natin yung finals game. Yung finals game. Saturday, we needed to talk about the championship. Yes. So Sunday, I needed to make mock draft. Totoo, minamadali namin. Kasi wala na kaming oras. Magkakadikit silang lahat, guys. Kumbaga, hindi lang naman ito ang trabaho namin. May iba rin kaming ginagawa. May iba rin. May buhay rin kami. At ang matindi doon, bro, wala kami kinikita dito. Like, ito pa nga yung wala kaming kinikita, guys. Ito pa yung... Alam nyo naman, alipin ako ng salapi. Same. Si Javi, nadadamay na din. Nagiging-alipin na rin ng salapi. Ito pa yung walang kita. Yung direkta na kita. Ito yung may indirect na medyo because of this, madami kami nakukuha sa labas. So I always told Javi na kahit medyo nagiging busy na tayo sa labas, we need to keep the essence going. Yes. Pero ito literally yung mas wala kaming kinikita. So guys, legit talagang dinidikit-dikit na lang namin because like dikit-dikit yung mga nangyayari, di ba? So may nagreklamo lang kahapon sa Twitter na parang I don't know what a PBA Twitter account. Pero yung mga hindi yung main PBA Twitter. Oh, yung para mga extras. Fan accounts. Oo, medyo mababa pa naman followers niya. So parang ako buti naman mababa pa, buti na lang because it's like disappointing daw yung mock draft ko kasi daw parang may nadali. Well, kahit naman may nadali ko yun, open repair ko yun, I still would have picked the same people. So kasi mock draft mo yun eh. yun ang hindi ko mag-get sa mock draft. So, you know kailangan... why I don't like releasing mock drafts? Because they, not the PBA guy. Ang sinasabi lang ng PBA guy, parang minadali ko yung mock draft. Oh. Which totoo naman minadali ko. But in other netizens, kaya ayoko nag-release ng mock draft. Kasi parang, pag nagkamali ka, yung parang... binapatol nila sa'yo, na mali. Mali yung mock draft mo. Tayo na pero mali. Kahit naman di mock draft eh. Pag mali yung sinasabi natin. Totoo. Masalata lang sa mock draft kasi madami. Oo. So pag mali lahat yun, talagang dinidiin nila sa mukha man na mali mock draft.
guys, wala akong, like, kaibigan ko yung mga coaches, pero trust me, I don't go deep na talagang sino, tinatanong ko lang sino tinitingnan nyo, ito yung tinitingnan nyo. May iba, pinili yung mga tinitingnan nila. May iba, hindi pinili yung mga tinitingnan nila. Like, legit, may iba hindi pinili yung tinitingnan nila. So, that is why, wala kami magawa. Kaso, pag mali, mali, like yung nanonood ako nun sa draft, sabi ko, puta, pina si Gray. So, dun pala, ay, puta, mali na ako. So, I in my head, I was like, ay, puta, ito, sasalita na naman ng mga tao na mali, ganyan, ganyan. So, it's a mock draft. It, parang never naman talaga na perfect to. Lalo na itong draft na to. Sorry guys, but this draft is... Compared to last year, sobrang hirap. Nakailan ka last year? 7. Ito masyado itong mahirap, bro. Masyadong mahirap itong draft. Because there were a lot of uncertainties going into this draft. A lot of people withdrew. Sobra, bro. Tapos, yung Jeremiah Gray pa. Sinabi ko to nung kapon about second pick. I was thinking about Jeremiah Gray. But I did say na ang tagal mo mag-iintay. Oo. And going to the draft, sa Twitter, naglabas pa ng balita na delay pa yung recovery niya. So, ang mangyayari, imbis na early next year, mid next year, damn, si Jeremiah Gray. So, yung mga ganong maliliit na may nakaka-apekto sa draft, kinonsider ko yun. Malay ko ba ko nung iniisip ng Terraform na hindi, ready kami mag-intay. Eh, kung gusto nila intayin si Alex Cabagnot, pati si Jeremiah Greg, desisyon nila yon, wala akong magagawa doon. If it was me though, I wouldn't. Because it's not like after Jeremiah Greg, puta, wala ka na iba makukuha. Mayroon ka makukuha, may dalawang big man doon sa 3-4. So, I would have gone with the big because I explained it yesterday. So, hindi ko talaga, I don't decide for all the teams. So, magkakamali tayo. Pero, I really appreciate the people na talagang walang reklamo. Kumbaga, merong iba talaga na pag nagsabi tayo, baka hindi tayo makapag-release ng episode. Okay lang, pahinga muna kayo. Pero may iba din na. Oo, sila na nga mismo yung nagsasabi ng pahinga muna kayo. Oo, so, we're really trying our best. Kasi talagang, don't get us wrong na parang, para sa inyo to. Para sa amin din to. Kasi because, you know, nakakaroon din kami ng exposure at, di ba, because of these mock draft, ay, these episodes. Yeah. So, very, very thankful kami sa inyo. Alright. Sa tayo mag-start. Let's go NC muna because honestly, hindi ako nakanood na NC. Ako rin, hindi ako nakanood. Pero sobrang NC. Dami sa draft na mga coaches and players na naka-livestream. So, yun, alam ko, salagang sobrang livestream. Kasi ang dami kong alright. Feeling ko, ang dami ko kasing kwento sa draft na parang lahat inaabangan yung mga kwento. Siyempre, pare, ko yun nandun eh. Alright, Letran takes game 1, 68-63. Dikit to buong game. Mapua led in the first quarter pero it was nip and tuck the whole game until the fourth quarter where Letran limited Mapua to just 9 points. Sheesh. So, lamang ang Mapua ng 5 entering the fourth. Tama, ya? Lamang sila ng 5 entering the fourth and they lose by 4. Ay, they lose by 5. Oh, tama, 99. Okay, lamang sila ng 5 and then they get outscored by 10 in the fourth. Mm-hmm. So they lose by 5. Yeah, like the whole time na nandun yung mga tao, tinatanong ko, like, sino lamang sila? Laging mapuha pa rin, ganyan. Because I sat for a long time sa Northport table. Ang tagal ko dun. Siyempre, sila, so sila nandun si Coach Jeff. The super friends. Oh, nandun si Coach Pido, si Berto, si Kevin, si Arwin. So doon ako, Coach Jeff there? Is Coach Jeff still in Northport? Napa? Mm. Kasama siya sa ano, sa Super Friends. So nandun sila. So sila yung ang tagal ko sa Northport table, sobra. Kasi si Bolik nandun, so obviously, 'di ba? So yun. Meron lang ako nabasa, may meme tayo nakita na si Brian Lacap. Parang Richie Rivero. Parang may ganun ako nabasang meme, parang Brian Lacap found his inner Richie Rivero and led Letran to a game 1 win. That's what I read. But wait, when I looked at his stats, may ganun, bro. May lumabas na ganun. Led Letran. Alam mo yung sarcastic shit. Sarcastic shit. Wait. Sisend ko sa'yo. Pero meron eh. So,
Wait, hanapin ko nga. Meron talaga kanina. Sinend sa group namin. Pero 7 points siya. Ito, 2 out of 5 from the field. Kaya nga. Ito, sinend ko sa'yo sa... So parang paano? Sinend ko sa'yo sa Telegram. Although he did have 3 turnovers. So baka... Baka nga yun eh. I was, baka crucial to. Kasi when I saw the stats, inaasahan ko na sobrang like 1 of 15, mga ganon. Oh. Eh, sabi ko 2 of 5. Oh, tapos tatlong third. Baka nga sa fourth kasi nangyari. Baka. So, sorry guys. Again, dalawang tao lang kami. It was a Sunday yesterday. You can't blame Javi kung meron siyang family thing. Ako naman, obviously. Guys, nagtrabaho ako sa drafts. Hindi ko talaga napanood. So, yun. Siguro nga. Nakita mo ako sinan ko sa Telegram. Yeah, I saw it. So, if that's the thing that sinasabi, hindi. Baka nga sa fourth nangyari. Yung tatlong turnover. As in 2 of 5. Okay. What else? Warren Bonifacio had 10. Yeah, Warren Bonifacio talaga is, ano, is their anchor. But wow, they let Trans defense really limited these guys. Ang sama ng field goal percentage. Oh. 32.3. Pero 32 rin naman yung isa. 33. As 33% din yung let Trans. Both teams shot didn't shoot well. Actually, lamang lang si Mapua ng dalawang attempt eh. Oo nga. But looking at this, wow! Letran had 40 free throws. Sheesh. In which they didn't maximize or take advantage of them because they only made 26 out of 40. 26 out of 40. But still, like for you to have 18 more free throw attempts, that is a lot of fouls. But they out-rebounded Mapua 50 to 41. Oh, kumbaga, Mapua fouled them more. Mapua fouled Letran more and gave them 18 more free throws. And they got out-rebounded by 9 by Letran. Well, Letran is number 1 in the league in rebounds naman talaga. So, obviously, yung front line na yun. And also, Mapua had more turnovers by 3. Yes. Yung assist department, halos pareho lang. And Letran converted on 18 of those 20 turnovers. Pero ito yung lagi namin sinasabi about Mapua. Binubuhay sila ng 3 points. So here, they had 6 3-pointers. Letran had no threes. Sheesh. Wow, Letran had no threes. When I in saw this that... day and age... Oh, for you not to have threes, diba? So new not to have a 3-pointer and win the game. At panalo ka pa, no? Oh. Si Brent Parisa, nung nakita kong player of the game siya with 14, I was assumed 3 points kasi yun naman talaga yung ginagawa niya nung season eh. So, wow, walang 3 points yung Letran. Yung Mapua, 6 yung 3 points. Points of turnovers, yes, lamang. Ayun, ang biggest lead, pare, 10 points pa yung Mapua. Oh. Fast break points, bro. Tumakbo tong Letran, 14-5. Has this really been their strength this season? Rebounding, fast rebounding. Break? Rebounding sa kanila talaga. Yung rebounding talaga kay Letran. Number 1 talaga sila dyan. From ako talaga, you know, I think this is pretty obvious. If you're a good rebounding team, then it's easy for you to run. Oh, fast break ka talaga niyan. Fast break points, pangatlo sila. Pangatlo ang Letran sa fast break. And then, pang-walo ang Mapua. So, this is kind of normal. Parang, kumbaga, yung 14 to 5 fast break points, ano yan? Based sa averages nila. That's nothing surprising. And yun nga, sabi ko, Mapua is number 1 in the league in 3 points. So, yun yung 6 of 22. In all honesty, itong ganitong laro, there is no stat that pops out because these are all normal numbers for both teams. Pati yung turnover points. Oo, number 1 sa turnover points ang ano eh. Letran. Ang Letran eh. Tapos number 7 lang ang Mapua. So, with these stats, looking at the averages for the whole season and the brand of basketball that they played all season, there is nothing surprising about the stats. I feel like this just went down the wire. Kumbaga, ito yung stats na to, this could have been the same stats, pero panalo ang Mapua. Yeah. Ganun yung point ko. Could have gone both ways. Oh, could have gone both ways. I know it was a 19-9 run, but what if yung 6 of 22 nila naging 8 of 22 sa 3 points? Baka panalo sila. So,
you know, you can't, you don't really see anything from the stat sheet na parang nag-iba dun sa laro ng Letran or naglaro sa Mapua. So they still need to find ways to stop the other team's strengths because they both had their strengths. They both showed their strengths. Yun na lang. They both showed their strengths. So they have to find ways to neutralize each other. So 19 to 9 yun talaga yung fourth quarter 19-9. Ako yung gagawa ng script. Ako magko-cover sa game 2. makakatrabaho ko na ulit si Papa Bear. Tatlo kami ni Anton Rojas. So no, kasi oh, is so, it gonna be this Sunday? Wait. Pala, 1 week apart pala. By the way, guys, to the people asking kung bakit hindi sa MOA. Oh my gosh, masasagot ko na. Kasi madami daw nagre-reklamo ba't hindi sa MOA. Wala daw budget yet. Guys, GMA. Malaki ang budget ng GMA, guys. Guys, it's not about budget. Malaki ang budget ng GMA. May budget ang CSB. Guys, hindi budget. Okay, explain ko na finally kung bakit tayo sa San Juan Arena para sa finals. Kasi marami nagtatanong at never nasasagot. But because meron tayong podcast, masasagot ko. Sa lahat ng mga nanonood na NCAA fans, ito. Game 2 kasi, sa Sunday, okay? Cheer dance. Nang UAP? UAP. Ito nga, so, may CDC pa pala. May CDC pa. So yung CDC na yon sa MOA. Kasi nakakontrata ang UAP sa MOA. If there was no cheer dance, all three games would have been in MOA. So, ang original plan was lahat sa MOA. Guys, unang bigay pa lang sa amin MOA. Naka-formal kami. Ala nga naman sa San Juan kami, di ba? So, talaga MOA. That's been our tradition since 91. Season 91. Okay. Game 2 MOA. So, na-bring up na San Juan Arena, MOA, San Juan. Ay, San Juan Arena, MOA, MOA. Eh, kawawa, like, ay, hindi, sorry. MOA, San Juan, MOA. Game 1 sa MOA, game 2 since may cheer dance sa San Juan, game 3 sa MOA ulit. That looks worse. Yeah. Di ba? Kasi parang, oo, di ba? Parang, oh, dito, tas doon. Sana kung same halos yung ganda, like Araneta or MOA. Pero hindi, mas maliit yung San Juan Arena eh. So medyo ano lang, anti-climactic lang. But let's just say, I'm not gonna assume, but let's just say, either team nag-sweep yung championship mo, oo, sa MOA, ay hindi sa MOA, pero game 1 mo sa MOA. Medyo weird. So game 2 mo sa San Juan, doon ka mananalo. Parang, oo, di ba? So, We had another option na tinignan was San Juan MOA. Para at least yung game 1, game 2 San Juan, tapos MOA yung game 3. But I believe they scratched it and they just said fuck it, it's just all the way San Juan. So yun yung rason, guys, hindi budget. Okay, sa lahat ng nanonood ngayon na disappointed sa GMA dahil walang pera, hindi. Guys, kasi when we were both in SNA, we adjusted with each other. Kumbaga, okay, hindi naman ever nagsabay on the same day eh. Yeah. Diba? Siyempre. Oh, siyempre. So, yun lang yung adjustment ngayon. Dahil magkahiwalay na to, diba, hindi na nag-a-adjustan yan. Naglalaban nga yan eh. So, yun yung dahilan, guys. Hindi budget. Okay? It's just weird na in a final series, dalawang arena nilaruan mo. Unless Araneta MOA. Hindi ko lang alam ba't hindi nag-Araneta, to be honest. I don't know kung ano naman meron sa Araneta. Pero meron din daw. Star Magic, ano atay? May Star Magic event? Oo, basta may something eh. Na-ask na parang, ba't hindi sa Araneta? Ah, hindi, kasi meron din ganun. Ang alam ko sa Sunday, parang nagsabay-sabay. Ang alam ko nagsabay-sabay. So, Mike, ano naman sasabi mo? There are people commenting. I think sa community or I think may nag-message sa akin. Bakit daw parang hindi inaayos ng GMA yung branding ng NCAA compared to the UAAP, stuff like that? Wala ba daw budget? Hindi budget et cetera, yun. Et cetera. I'm telling you right now, GMA may be the richest network. Yeah. I think that's given on, bro. Yeah. Even when there was ABS. Oh, bro. Like, GMA is the richest network. So, hindi pera issue yan. We have to understand, even from our end, sometimes we're frustrated because we're used to SNA.
Kumbaga, ABS-CBN Sports. There's a sports division in SNA. This GMA is the first time GMA never has. Had a sports division. This is even the first time na meron silang Twitter or news or writers na GMA Sports. So, on our end also, as much as possible, we try to help. Para lang may idea sila of how it's supposed to be on the sports industry, in the sports industry. So, kami, iniintindi namin na parang magigets din nila yan. Kumbaga, maintindihan din nila yan. That's why ako, for a first time sports league na meron sila, masaya na. They're doing na. A pretty good job. Masaya na kami. You can't compare SNA to GMA. Ano ba ang SNA has been there since ito first time ever. And you also can't compare TV5. Kasi, just tagal na ng PBA TV5 na, eh. Tagal ng PBA niya. Nag-NCAA din yan a couple of years ago. Ito talaga totally bago. So yung mga, sanay sila sa teleserye. Oo. Showbiz entertainment. Ang showbiz ang GMA, guys. Kaya kami, kahit minsan, na-frustrate kami. Kasi, bakit? Wala, right. Kasi yun yung alam nilang gawin eh. So, di mo maiiwasan na yun yung i-inject nila dun sa sports nila. Pansinin nyo naman na yung opening namin, may mga artista. Yung halftime namin, singer. Damn though, Rian Ramos. Ay, hindi kumanta si Rian. Nag-guest lang yan sa game on. Tapos, di ba, pansinin nyo, laging every game may nanonood ng artista. Oo nga. Kasi nga, yun nga yung we have to understand also and be give them the benefit of the doubt. Kaya pag may nababasa ako ganun, parang ano may ina-expect ninyo? Ganun-ganun lang yun. Hindi, they're testing the waters. Titignan nila anong gagana, anong hindi. So, we leave it all to them. Kami, pag humihingi lang sila ng suggestion, nagsasuggest kami. Pag hindi, leave it to them. May intindihan nila yan. And, hindi naman bulag yung mga tao doon. Siyempre, nanonood din. Ano ba ang kompetisyon? Di ba nanonood ka ng kalaban mo? Siyempre. So nanonood din yan ng... Paano naman tatalunin yung kalaban mo kung di mo alam yung ginagawa nila? Nanonood din yan ng iba. Sigurado yun. Pero, guys, kami may inside the NCAA peg. Kumbaga, they're also trying to put out sports na content na din. So, we just have to accept it first. Just be patient. This is the first season. First season, guys. Tapos, ganunan pa yung preparation nito kasi parang kailan ba? Oo, kailan lang. Hindi naman yan last year pa pinaplana. Malay natin kailan babalik ang NCAA. Of course, yung UAAP sa TV5, madali sa kanila yan kasi alam na natin yan. PBA yan eh. Diba? So, just have to be patient as well as us. We're very patient and we're still grateful doon sa ginagawa ng GMA. Sobrang accessible, diba? Sobrang natutuwa pa rin kami sa ginagawa. So, we're not even complaining. Okay. That's the finals. Sorry guys sa kung hindi namin masyado na pag-usapan dahil talagang hindi kami nanood. Just to be honest with you guys. Okay. Go ahead. Okay. Are we gonna talk about draft now? Meron pa ba tayo ibang updates? Wala naman na nangyari kapan. Meron kang yung official draft order. Ito meron. Nasa hub. Send it to me. Ay, nasa hub ka. Saan dito? Which article? Hindi. Naka-ano lang. Mga naka-art card lang. Okay. Okay. Sige. Let's go first round. Okay. Game. Okay. Right. Okay. First pick wasn't a surprise for you. Tawa nga ako dyan kasi pagdating ko pa lang ng SM Manila, nakita ko yung Blackwater sa Mary Grace ata. Pasok ako. Uusap pa sila. Nag-uusap. Sabi ko, Coach, ba't pa kayo nag-uusap? Napadali nga yung desisyon ninyo. Oo, nung nawala si Balti, parang okay, matik na. Barefield Balti, nawala. Matik na bigla eh. Okay, go. Number one. Blackwater, Brandon Ganuelos Roster. Yeah. Terra Firma, Jeremiah Gray. This was a surprise to a lot. Who did you pick at number two, Mike? Justin, pare. Yung sinasabi ko was they slide, go to the four. At saka, you would think na Terra Firma, I mean, they're not like the big team San Miguel. Yeah, exactly. Ito yung chance kung makakuha ng... Someone who would impact your team right away. Sa ilalim. Kumbaga, puta,
panggaan, di ba? Like, and this is also gonna be a plus for like your shooters. Yes. Sina Wami, sina Monzon, meron ka ngayong big man, di ba? But I don't know why they went with Jeremiah Gray. Like, hanggang ngayon, I understand yung galing ni Jeremiah Gray. I understand that he is the best talent in this after Ganuela's roster. Alam ko siya yung best talent. But, may Monzon kay. Yun nga eh. So ano ba? Anong plan? Are you gonna go best talent or what you need? Yes. Kasi, hindi ka naman mahina eh. Yun nga eh. Okay, at saka ano, Alex, isasabay mo sila pareho. Oh, si Monzon at si Gray. Parang gano'n na nga. Tapos may Wami ka pa. Oo. Tapos si Alex, hihintay mo. Mm. So in short, hihintay mo si Alex, hihintay mo si Maya. Paano na? Kumbaga, pwede ka sana na kukuha agad to start. And I really like sana yung Isaac Go, Justin Arana down low. And then, kasi ano sila eh. Inside out. Inside out. Isaac can play out. Justin can be alam the mo, one. Alam mo, naawa ako kay Isaac nga inside last season. Operating. Because people suddenly are saying, ang lambot ni Isaac. Hindi maka-rebound. Hindi siya malambot, Isaac guys. Kasi, hindi lang talaga hindi siya laro malambot. Yun. Finish kasi si Isaac. Finish si Isaac. Sa labas siya talaga naglalaro. Never naman siya naglaro sa ilalim. Sa never. Si Kwame nasa ilalim, tapos si Ike. Di ba? Mm-hmm. Siya yeah. Nasa labas siya talaga. May shooting, IQ, nagbabasa. Pwede siyang yung facilitator mo, top of the key. So, I don't, kaya people are saying, hindi nakaka-rebound. And never naman talaga nag-12 rebounds. Saka, medyo nakaka-disappoint na people are saying he's a bust. He's not a bust, man. He's just on. Really not the type na yung stats niya, puta, wild, 15-12. Oh. Hindi naman ever naging ganun si Isaac. Ever ba siya naging ganun sa Ateneo? No, he was really just following the system. He was super solid in his role. He made big shots. That was it. Hindi naman siya superstar nung college. And you can't ever say that a rookie was a bust just because he's not putting up the numbers. Hindi lang, baka hindi lang talaga bagay yung sistema para sa kanya. Yep, yep. And he they put him as a 5 kasi. Yun nga. He's a 4. He's a 4. He did play a lot of 5 in college, but he's really a natural 4. Oh. So I really wanted that Go. And Go, I'm sure Isaac would have loved being the 4 na. Hindi na siya mag... And sabi ko pa, nawala pa si Roosevelt Adams na yun yung form mo. Yun nga. So, okay sana. But then, you know, I don't know what they were thinking about. Wala naman tayong alam dyan. Ano lang tayo. Nagkikwento lang tayo dito. So, I still would have gone with Justin Arana. So, when Maya went with Terra Firma, Converge. I knew Converge. Ito, Converge. Ito, I can disclose now. They told me that because they were expecting it was gonna be Ganuela's roster and Bearfield kasi wala na si mas recent nag-pull out si Bear, hindi mas recently yes. Pinayagan si Bearfield, di ba? Oo. So they were expecting, Converge was expecting that they can get Justin and Maya or Jeyo Maya. Hindi, kumbaga mag-go one big one small sila, and they were ready to wait. This is what they said nung combine, so hindi ko na alam ngayon. So, nung nag-pinick na si Maya, sabi ko, okay, naka-ready na ako kay Justin Arana kasi nag-record ako for Gatorade. Sabi ko, puta, Converge na to. So, nakaganon pa ako sa kanya. Biglang nag-Jeyo ang buhot. So, nagulat kami. So, in my head, wait lang, sabi nila sa akin, they want a big and a wing. So, since I got Jeyo, sabi ko, uy, di na mag-pick si Justin. Esakto, nasa likod ko yung Rain or Shine. Talikod akong ganun, si Chris Gabina, nakita ko si Coach Chris. Sabi ko kay Coach Chris, gumagano kay Coach Chris kasi ibig sabihin mapupunta sa kanya sa 5 si Justin, puta, biglang nag-force si Converge. So Converge went with 2 bigs and I can't blame them. I cannot blame them kasi wala, I don't think Abu is gonna sign with them again. Wala si Abu, they have Taha, Taha Adamos, yun lang. Ayun, yun lang. Wala na si ano, well, based sa PBA website yung teams, parang hindi ko nakita si Faundo. Kasi di ba si Faundo pero nandun si Faundo nung bandang huli sa kasi. Oh, so for the remainder of the conference lang naman siya nag-sign. Oh, tas parang hindi na siya binalik. Yes. I mean, mukhang hindi na siya ibabalik si Faundo. Ay, hindi, nandito pa siya ngayon. Andyan okay. Pa siya? So Faundo, Adamos, Taha. Tatlo lang ang big man nila. Eh, pero nandito rin si Abu eh. So I don't know if this is official. Di pa yan ano?
I don't know siguro. Kung inedit kasi hindi pa siya resigned eh. Oh, nandito si Abu, nandito si Brian, nandito pa si Mav. So medyo hindi pa ano. Yeah, Mav also as well, hindi pa nagsasign. So I don't know. But now that you have two bigs, bro, sobrang laki nito for Converge, pare. Literal at figuratively. Pro Jayo tsaka Justin. And Jayo also, for the people who don't really watch the NCAA as much, Jayo is very versatile. Kaya yes. din niya maglaro sa labas. Yes. Hindi siya katulad ni Justin na talaga ilalim. Hindi. Oo. Sa labas si Jayo, dumadrive to eh. So, grabe itong pickup ng Converge dito. The two best bigs in the draft, kinuha nila. Wala ka masasabi dyan. Okay. Ito, Rainer Shine. Medyo nagulat ako dito. Gian Mamuyak at number 5. Wow. People are still hating me because I had Gian Mamuyak at number... I still put him in Ross, in fairness. Pero at number 10. Who did you pick for this one, dapat? Javi. I picked Javi because I felt like Rainer Shine needed a pure shooter. Yeah, and kasi Rainer Shine already has a... I mean, they have a lot of guys on the wing who can play 3 and D. Si Gian kasi, I see him as a 3 and D. Tama ka dun. Kumbaga, galing tumipensa, length. Oo. Diba? But, I also said this nung kahapon when I was talking to Juanito. Coach Chris puts weight on winning culture. Yes. So if you come from a winning program, a winning culture, talagang gusto niya yun. I just didn't think they'd pick him as early as 5. But, wala, like, Gian Mamuyak yun eh. Diba, wala ka rin masasabi. Sabi ko sa kanya nga po, kausap ko siya. Siguro kung nanalo kayo ng championship, first pick ka. Sabi ko po, yung nag-wild ng overtime, diba? Sabi ko, siguro kung nanalo kayo nung... Siyempre, naasar ko silang dalawa, diba? Siguro kung nanalo kayo, first pick ka ngayon, pare. Kasi grabe siya nung overtime, diba? Oh. So, this is something, again, this is something that you can't... Ako, in all honesty, I really thought that... Diba, hindi siya pa... He didn't play a good game the whole... game nung sa game 3. Tapos biglang he showed up in overtime. Yeah, yeah. Wow. He's when he did him the most. And it's funny because sa Twitter, since nung lumabas yung mock draft namin, may nag-crucify sa akin. May nag-retweet. Niretweet niya yung isang tweet ng isang media person na sabi ni Coach Tab, Gian Mamuyak is one of the best players I've ever coached. Niretweet niya yon, tapos tinag ako, tapos sabi niya, so how did I put Encho Serrano and Kurt Lohera above Mamuyak? Are you really gonna crucify me? Because I didn't even say na mas magaling yung dalawa kay Mamuyak. I'm saying like this is a draft. Are you telling me Jayon Bot and Justin Arana may mas magaling? Wala. Pero you will have to choose in order. So, nung nilabas niya yun, sinagot ko lang siya. Kinoach na ba ni Coach Tab si Lohera at si Serrano para maging yun yung basis mo? Coach Tab said, Gian Mamuyak is the best player he's ever coached. So how did I put Serrano and Lohera daw above Mamuyak? Like, those are the kinds of arguments na parang, what? Like, kinoach na ba ni Coach Tab si Lohera? So sasabihin ni Coach Tab, mas magaling si Lohera kay Gian Mamuyak. I gets ko yung may mga argument na maayos eh. Pero kung ganun, like, tapos sumagot pa siya na sobrang haba. So, hindi ko na binasa. Parang, okay, wala na. Cordy, talo ka na. Diba? So, again, wala. Like, when they pick Gian, wala tayong ano doon. Wala tayong complaints. Kung mga good job. Diba? Gian deserves it. And he's very lucky to be in this Rain or Shine team kasi Gabe Norwood will be there to mentor you. He is very lucky. But I will say this. Ginebra was looking at him. At Gian? Kawawa siya dun, bro. Sa totoo lang. No disrespect to Rain or Shine. No disrespect to Rain or Shine, ha? We're just being real here. Huwag na natin pag-usapan yung pera or whatever. Huwag na natin pag-usapan yung mga yon. Okay? No disrespect. Ginebra kasi yun. NSD yun. Oo. NSD.
Okay, NSD nga, pero bagay siya dun sa culture. Bagay siya sa triangle. Pero for me, bagay siya sa triangle, bagay siya sa sistema. Maupo siya. Maupo siya, pare. Oo, upo ka, pero it's a tough, like it's ano, give it, pros and cons. That's Ginebra, bro. That's Ginebra. And, totoo naman, alam ko lagi nating inaasar, like, it's just a joke to us, ha? Hindi naman siya yung bad coach si Coach Tim, hindi niya ginagamit yung... Hindi. Yun yung diskarte nila, which works. So wala tayong masasabi, no? We just make a joke out of it. But, at some point, they will need to use their rookies. They just didn't see the need itong last. Kasi champion pa din naman sila, eh. So wala tayong ano nun. Kung magandang ka makakareklamo nun, stop hating on their system, eh. Nananalo sila, eh. But there will come a point. Scotty Thompson, hindi nila ginagamit ng umpisa. Nung ginamit nila, lumabas. So nagjo-joke lang ako dun, meron at merong rookie yan na biglang may impress si Coach Tim na bigla niyang gagamitin. Actually, Arvin Tolentino nga. Oh, Arvin! I'm just joking kasi si Basina Kentoy, di ba? Like si Jet, si Tay-Tay, pero I'm just... Meron din naman talagang nagsa-stand out na biglang binibigyan ng kumpiyansa ni Coach Tim. Di ba? Joke lang yun. So, they were looking at Gian. But, Rain or Shine was like, ah, kukunin na namin yan. So, inuha na ng Rain or Shine si Gian. Okay. Number 6, JM Calma. Ito, dito tumama. Tumama si Juanito dito. Tumama si Juanito dito, JM Calma. Juanito did bring up very good point na para hindi laging pagod si Arwin. Yes. JM could be that guy. But I still, yun pa rin, nakaupo nga kasi ako dun, di ba? So I was still like, wala pa rin silang sentro, di ba? But they made the obvious pick kasi wala ka na rin ibang mapipick. Wala na yung Bohot Arane. Yun yung dalawang sentro. So I was looking at Lalata, but I did say that was a reach. So they went with JM Calma, the obvious pick na kung big man ang hinahanap mo at this point. Pero nakakatawa kasi, eh, siyempre ako, ano ko, di ba? Unfiltered ako, di ba? So, nandun kami lahat. So, si JM, si Berto, si Ferrer, si Arwin, si Jeff Napa, si Coach Pido, tsaka si Boss Arejola. Bro, ano to, ha? Si Boss Arejola nandun, pare. Eh, andun ako, upo ako dun. Pinapakayo, kaya ka lang, Mikey. Kaya ka lang, Jeff. Kaya. Kwento ka kami dun. Tatawa na kami dun. Sabi ko kay JM, JM! Hoy, ikaw! Sabi ko, makinig ka kay Coach Pido, ha? Taga-screen ka lang naman dito. Tawa ng tawa si Kevin. Pare si Kevin, tawa ng tawa. Tsaka si Arwin, tawa ng tawa. Sabi ko, huwag ka nang asahang mapapasahan ka. Hindi ka mapapasahan dito. si Berto talaga, parang nakatingin sa akin si Berto. Yung tawa nga si Berto sa akin. Si Pido, si Coach Pido, parang, bakit Mikey, bakit, bakit? Sino hindi na mamasa? Wala mo lang sinasabi, Coach, eh. Sinasabi ko lang, baka hindi siya mapasahan dito. Sabi ko si Berto talaga, alam mo, tumatawa siya, pero puta, gusto na yata ako suntukin. Sobrang lap trip si Berto kapag. Sabi ko, JM, basta mag-pick ka, mag-pop ka kunyari, umalak pa ka mga tatlo, tapos sumipti ka na. Oo, oh, sumipti ka na. si Armin, gago talaga. Tawa lang after pa si Kevin, tawa. Like, wala tayong magagawa dahil. Alam naman natin, ginujoke ko lang din naman si Berto. Alam naman niya yun. So sabi ko nga kay Coach Pido, kahit sino naman kunin mo, taga-screen lang naman tsaka taga-intound. Eh. So, kumuha na kayo ng ano. So, kinuha nila si JM Calma. Alright. At least ito, taga-screen, pero pag pinasahan mo, makakatira naman. Saka sabi ko din kay JM, sabi ko, JM, sabi ko, at saka arali mo rin yung quick release mo. sabi ni Coach Pido, bakit? Sabi ko, kasi makukuha mo yung bola, mga 2 seconds na lang, eh. Kailangan mo na itira yan. Kasi, pang pressure release ka lang, eh. Kasi 22 seconds, hawak ni Bolik, eh. Pagbigay siya, itira mo na lang, 2 seconds na lang, eh. Sabi ni Coach Pido, pag pinasa sa 2 seconds, wag mo na saluhin. Sabi niya, kasi ikaw pang turnover, no? Wag mo na saluhin. Kaya si Coach Pido, pare, lakas mang asar. Grabe. Grabe talaga si Coach Pido. Coach Pido, parang kabarkada mo lang. Inaasar talaga niya si Bolik, pare. So, hats off, man. Northport, I just wanna thank the Northport management for letting me sit with you guys for like 30 minutes and just sobrang tawa lang ako ng tawa. Okay. Okay, so, JM Calma.
Dito ako right. Nagulat bro sa next pick. NLEX, Tyrus Hill. I didn't see this coming also. Kasi ang tagal na natin di nakikita to si Tyrus Hill. And sorry, but he was... I love Tyrus Hill. Kaibigan natin yan. Kaibigan ko yan. Maybe the 2 years. Maybe. Because I've seen his stories na naglalaro siya sa mga pro-am, ganyan-ganyan. But his Adamson and LaSalle stint were not impressive. Not at all. Not at all. And I think he would agree. Because it's not that he isn't good. He just wasn't used to the point na makakapakita siya. So he was not impressive. At saka everybody was... There was some hype surrounding him eh. So just everybody athletic, was expecting diba? Na... Oh, feel athletic, mahaba, could jump out of the gym. So nagulat ako sa pick na to talaga. Nagulat talaga ako sa pick na to. Because... I don't know where they're gonna put Tyrus. Are they gonna make him the... Ito kasi yung justification namin nun, bro. Ano? We were looking for someone to cover the Jericho Cruz hole na he left. Yeah. So, we were looking at Encho. And or Javi. And or Lojera. Yun yung iniisip namin na pwede. Kasi, yun yung nawala eh. So, I still don't know where they're gonna put Tyrus Hill. Correct me if I'm wrong, bro. Ah. But isn't Tyrus Hill like a Calvin Oftana? Hindi nga eh. Hindi, nawalang shooting. I don't know now, Ty. I don't know now. You gotta show us. Pero nung time na yun, wala. Wala, si Calvin, wala. May shooting. But I'm talking about the length, athleticism, and si Calvin, nagbababa ng bola. Yun, I don't even think ma-compare mo siya kay Calvin kasi si Tyrus Hill, wala namang handles eh. Oh, pero like the position Calvin, that he's gonna play. Yeah. Is he gonna play 4? How tall is Ty? Alam mo kasi how tall Tyrus Hill is. Pero maybe he's taller than... Maybe he's taller than Calvin. Calvin. Okay, so he's gonna play the 4. So he's gonna back up. Sino ba mga 4 nila? Kuya JR. JR, Justin Chua, Michael Raul, Miranda. Raul Soyud, Michael Miranda. Okay, so he's gonna mix it up with the bigs. Yeah. I was just, I just thought, well. Now that I think about it, nawala si Jericho noon at kaya butas yun kasi wala si Calvin din. So, Calvin was never there when Jericho suddenly left. Yeah. So maybe si Calvin na nga yung papalit dun. Okay. So, justified. Kiefer play this conference. Alam ko babalik si Kiefer this conference. So, the hole that Jericho left, Calvin will be the one to cover that. So they got Tyrus Hill. Nagulat pa rin talaga ako dito. And they were also looking at, kaya naman disclose. Pwede ko naman disclose naman ito. Kwentuhan na lang naman ito. Tsaka this is after naman ang draft. Eh. They were also looking at Gian. Kaya nga. Gian, so, Gian is really the type of player that likes to coach. Tsaka nung sinabi nilang tinitingnan nila si Gian. So in my head na, okay, so yun yung hinahanap yung role. So if that's what the role you're looking for, if that's the role you're looking for, I thought lang na yung kukunin mo, since nakuha na si Gian, kukunin mo yung mga pareho. Oo. So nakita ko si Javi, si Lojera, si Encho, ganun. So but, you know, they went with Tyrus Hill. We'll see. You know, coaching naman, may mga magic naman yan eh. So, di ba? Planado yan. Although, I'm gonna say, hindi lang ako na-impress talaga kay Tyrus Hill. Yeah. But, I mean, you know. Yeah, such is life. Ito yung nahulugan ng langit, pare. Ito, hinulugan, pare. Like, nakaganito lang si Coach Timo tsaka si Coach Olsen. Biglang nahulog na lang si Javi Gomez de Llano. Parang, uy, available pa. Javi GDL is the type of player who can thrive in perfect, the triangle. Perfect ang si Javi dito. I feel like with the triangle, Javi and Gian are 1A, 1B. Mm-hmm. Yun na yung you can't get anyone in this draft better than those two. In terms who of a triangle. Your system. Yung hindi ka masyadong didribble. Oo. Javi, parang Arvin. Pwede gawin Arvin eh. Puta, sobrang solid tong pick na to. Sobrang swerte nito.
Ito feeling ko magkaka-oras really to. Ito feeling ko magkaka-oras. Oo. Kaka-oras to. Patangin to si Abby. As in literal galing airport, bro. Bro, kailangan niya na magpagupit ha. Pakisabi ha. Actually, yun nga. Dami nga nag-reply doon sa story ko. Pagpagupit na yan. Bro, galing parang sa airport diretso, bro. Diretso. Wild, wild, wild. As in. Tapos yung itsura pa niya. Tapos alam naman si Abby, medyo awkward yan, di ba? Hindi ko parang, nakilala agad sa story mo. Sabi ko, putang ina, sin ba yan? Alam mo si JM, kalma, puta yan. Parang, tapos sabi pa niya, parang, pagod nandito, wala daw siyang tulog, ganyan, ganyan. Oh, sige. Tapos kinakabahan daw siya. Sabi, ba't ka kinakabahan, puta? Kasi daw, tagal niya nawala. Sabi ko, kahit matagal ka nawala, hayop ka, Gomez de Leano ka. Okay, so magandang pick to. Okay, Blackwater, Kurt Lohera. I like this pick. Kasi if you're Blackwater, basically what you do is best available talent, always. Yeah. Best available talent. And so, at this point, but this point, why not Encho? Kurt is more refined. Encho, when is, you say refined, you mean mas... But they were looking at Encho. They were mas nagsistick sa system, mas there, in control. He's more... Oh, mas in control siya. Si Encho kasi medyo yung parang harakira yan. Drive oh, lang ng drive yan. Oh. Si Kurt so yung medyo bomber. Talagang puta, tatalon yan. Tapos puta, didiscarte ako na kayo lahat. Si Kurt yung medyo mas pwedeng sumistema. Kasi magaling si Kurt. Bro, magaling si Kurt. Like, yeah. I was not a Lohera fan pre-pandemic. Because I felt like he really showed out this season. Bro, I felt like Kurt Lohera was just a normal player. He was part of those Phil-Ams na parang ay. Oh, yung parang Phil-Am lang siya. Oh. Lakas yung dating niya. Oh. Pero like yun lang, pero bro, wala, walang ginagawa sa court. But this combine, season, combine, bro, nakita ko kasi up close combine, bro, ang galing. Takay na backpack pull-up jumper, yung ano niya, mid-range niya. Mid-range. So, I understand this pick. I really understand this pick. All right. Rain or shine, Sean Ildefonso. God, I'm really happy for this guy, man. Really happy for him. Really, I didn't even have him in my top 10. Yeah. In my top 12, sorry. I don't think anybody expected him to be drafted this, was this early. This is not a surprising pick na parang, ano ba naman yan? Ba't naman yan? No, this is Sean. This is Sean. And again, na-prove na naman yung sinasabi natin that Coach Chris and the Rain or Shine culture management puts weight on winning. Eh, hindi man siya nanalo nung nasa NU siya. Pero Ildefonso yan, Brad. Ildefonso yan, bro naman. Kumbaga, alam mo na he will bring it every day. Kasi kung hindi, babatukan siya ni DI. Diba? Kung tatamad-tamad ka, babatukan ka ni Demolition Man. Bro, sobrang sipag na to. Promise. Sobrang sipag na bata niyan. And honestly, just to be clear about it, nobody expected him to be drafted this early, but I'm not surprised that Rain or Shine. Oh, exactly. Kumbaga, nung sinabing Sean Ildefonso, tas Rain or Shine sa Apo, kumbaga, nagsastack sila ng mga, they're trying to bring back the culture na iniwan yes. Ni na Coach Yeng. So, binabalik nila yon. So, no surprises here. Kasi, guys, we did say this. When we made the draft, me and Juanito yesterday, we're talking about all basketball. Tell me right now, basketball-wise, Encho or Sean? Encho. Diba? Basketball. Pero yun na nga, may mga pinapasok na yung mga teams na iba-iba, yung culture, yung utak, yung kung saan ang galing, diba? Sino tatay niyan? Kasi, diba? So, yun yung mga hindi na kasi namin mababasa. Yun. Sa draft naman, hindi lang naman puro talent yung iniisip mo eh. Iniisip mo kung bagay ka ba sa team na yun. Bagay ba siya sa team na yun? Oh, ano yung attitude niya? Bagay ba yun sa culture nyo? Will he fit into whatever you're building? They chose guys who know how to play the game the right way. So, you cannot complain about that. Nah. It's not always about who is the best talent. It's who nope. Fits our brand of basketball the yes. Best, the most. So, okay ako sa Sean Ildefonso dyan. Okay. Alright. Blackwater, Mark Dyke. Dyke? Nagulat ako. Hindi pa rin nag-encho. Oo nga eh. Akala ko mag-encho si Blackwater. No? Akala ko mag-encho sila dito. Akala ko. I mean, no disrespect to Mark Dyke, but like, akala ko mag-encho sila dito.
I saka you would think that black water would get someone na, you know, would bring them offense. Oo, yung parang kumbaga nga best available talent eh. But, you know, Mark Tai, I still don't know what position he will play. Because I don't know if he's big enough. Pero in fairness naman kasi, pero kasi si Mark Dyke, okay, big siya nung college. Pero kasi sa PBA, I don't think kailangan he can play the five, man. Kaya, he has to play three. He's not that what tall. What is he, 6'3", 6'4"? 6'2", 6'3 lang eh. So he has to play three. That's why parang... And Mark Dyke, I mean, he doesn't really dribble. Doesn't dribble, bro. Talagang sa ilalim talaga siya naglalaro, bro. Minamama niya parate yung bantay niya. Pero in the PBA, I don't think he can do that anymore. At least for now. Yeah, nagulat ako sa pick na to. Nagulat talaga ako sa pick na to because Blackwater could have gone Encho already. Blackwater, I don't know who the second round was. Sino mga pwede nilang kunin? Si Tyler Teo. Tyler Teo, yeah. I would have gone Tyler because after JV Baser. JV Baser. Wala na. Sorry, I don't wanna miss someone out. But yeah, yung point guards nila, we have JV Baser. That's just the two of them. Because wala na. Chauka, wala na. Oo nga, JV Baser, I would have gone Teo. Ako pare, sa totoo lang. Baka nag-ato-ular pa ako bago ako nag-mark bike. Oo pare. Kasi at least si Ato-Ular tumatalon. Ay, di. Sa kanila rin naman pala si Ato-Ular. Okay, nakuha nila si Ato-Ular. Okay. Yeah, tama. Sama si Sergio. Jonard Clarito. Pwede rin si Jonard. Kumbaga, kukuha ka na lang din ng tres. Kukuha na ako ng totoong tres. Jonard. Encho. David. Diba? But again, feel free to prove us wrong. Yes. Pag biglang si Mark Dyke nagmama dyan, hayop yung Mark Dyke, good pick. Diba? Tayo na, makikita natin. Pag nagawa mong mamain yung mga... Oh, tayo na, baka tayo unang magsabi mo, get me a Mark Dyke jersey. Bro, hindi, pero si pag MPBL... Pag namamain mo yung mga veterano dyan sa PBA, ibang klase ka Mark Dyke. Pero nabilib ako sa kanya kasi sa MPBL din. Talaga mama. Oo, pare. Mama talaga. Pag, putang, grabe. Nakalaban namin yan, Manila. Tapos pare, dun pa sa Manila, yung parang sabungan na court. O, sabungan kasi talaga yun eh. Talagang, sa Paco? Paco ba yun? Yun eh. Hindi, yun talagang yung home court ng Manila dati talaga sabungan. So puta, nanonood lahat, mataas na sanonood lahat. Tapos puta, yung Mark Tech, puta, pak, binabangga lahat. Sabi ko, grabe to. So yeah, I'd understand the pick. I'm just saying he's undersized. So he might need to play the three. So if he plays the three, I would have gone with a legit three. Mm-hmm. With shooting and diba, who is used to playing in the wing. But again, 2 years ko nang hindi napapanood si Mark Dyke. Baka naman wingman na pala talaga bigla to. Again, this is all, take everything we say with a grain of salt. Hindi. Big man pa rin siya. Kasi the last time he played was in the NBL. Ay, nag-MPBL pa pala siya, di ba? Nag-MPBL rin siya. Okay, big man pa siya. Okay, we'll see. Alright. Alright. Magnolia. Keith Saldivar. Ito yung Adamson, di ba? Adamson, oo. They went with a guy na ipaproject nila. That's project just it. Player. They don't, for they sure. Don't need anyone. Kasi wala, loaded naman sila eh. Magnolia. Alam mo, sila ang unang powerhouse team na pumik other than Hinebra. Walang SMB, di ba? Wala. Oh, walang SMB. Talk and text. Walang talk and text. So, Hinebra just went with Javi because, tangina, may Javi pa eh, ba't di mo kukunin? But Magnolia was just like, they need projects. Kasi, kompleto naman sila eh. Ano silang kailangan? Alright, just run down the second round. All right, it's Blackwater got Ato-Ular. Phoenix, good pick. Phoenix, Tyler Teo, Converge, Cameron Vales. I don't know who he is. Phoenix, Chris Lalata. Good pick yan. Rain or Shine, Jonard Clarito. I don't know why, but when every time I see Coach Topex and I talk to Coach Topex, I mean, repeat, Coach, parang nag-brighten up lang yung day ko talaga. Coach Topex. But he's just really a guy who exudes a lot of positivity. Oh, pare. Like, he's such a just fucking nice guy. Okay. Sobra. Sobra, pare. Okay. Ang sarap siguro maging coach. Si Coach Topex. Bro, ikaw na mahihiya pag nagkamali ka, bro. Diba? Siguro yung sorry ko dun, parang, sorry coach. Okay. Okay. Rain or Shine, RJ Ramirez, bagay rin. Jonard, no? Oo, Jonard.
Bro, si Jonard, sleeper yan. I've been a fan of this guy ever since Phil Basket. Sleeper. Ever since MPBL, yung unang championship pa lang nila po, sleeper na to sa akin. Saka okay. Sobrang veterano na maglaro nito. Kaya nga, I would have gone with Aclarito na. Gulang and kung, everything. Kaya kung ako'y nasa taas sipag. Nun, kung kukuha na lang din ako ng, ano, Jonard na ako. Pare, may mga turnaround jumper to eh. Oh, bro. Tangina nito, may pull up. May jump. Tira sa labas, yes, mid-range, tsaka puta pag drumive to. Magaling. Marunong gumamit ng katawan to eh. Magaling. Phoenix, Encho. I think this was a tangina swerte ni Coach Topics. Hulog ng langit. Ito yung pinakahulog ng langit. Ito yung Roy Sumang. Oh. Ito yung Roy Sumang ng draft na to. I don't know why he slid all the way down to 17 ba to? 18? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17. Plus 19. 19th pick. Hindi, kasi 12 okay. Eh. 19th pick. Gulat ako dyan. Okay. But Phoenix is... Ginebra. And Phoenix, ha? By the way, sorry, ha? Hindi pa tayo sure kay Matthew Wright. So, kailangan nila na... I mean, no one can fill those shoes, but... By committee, yeah, but pare. Mean, by committee na yan. Oh, but at least this guy can bring a part of that. Oh, collective na lang. Collective effort na yan, pare. Paano mo naman papalitan yung Matthew Wright? Okay. Jason all David. Right. Jason David Hinebra. And Lex Chester Saldua. Farito. Christian Farito for Meralco. Enzo Hosson, Phoenix. Wow. Security agency ba, Coach Topix? Kumukuha sila talaga ng mga ano. Mga Carlo De Chavez to Magnolia. Okay. Mabilis na lang to. Darryl Pascual, Alan Mina, Teref. Alan Mina feeling ko was a steal. Yeah. Ang baba ni Alan Mina, bro. Pati great 3-and-D guy. Pati si Jologo. But these are the ones na parang hindi ka sure kung magiging effective sa PBA. Oo. So medyo ano na. Okay. Baychong, Phoenix, Octubre. Alvin Baychong. Sino to? Rafi Octubre. Octubre. Ano yan, bro? Taga Cebu yan, puta. Palitan na mukha yan, bro. Lakas yan. Si okay, Councilor so sa Northport. Nakakatawa nung nasa Northport pa ako nito eh. When they made the 6th pick in the 3rd round, tumayo na ako kasi magka-camera darating na eh. But pag start ng 3rd round, pinag-uusapan na namin doon. Kasama nga ako sa input si Kevin, parang sabi nga ni Kevin, pag nag-pick tayo, umakit ka rin doon, sumama ka sa amin ah. Bro. 4 they were ito yung choices. Baychong, Octubre, Apasible. Yun lang yung choices nila. They were like, kumuha tayo ng ready makapagpalitan ng muka. Puta, nakakatawa kasi nung fourth, nawala si Baychong. Okay, dalawa na lang. Bigla nawala si Octubre. Ah, wala na, posible lang, wala lang iba. So, yun. Yung tatlong yun ang pinag-iisipan nila. Levy De La Cruz. Alright, Levy De La Cruz to NLEX. Renz Alcoriza, Hinebra. Sorry bro, di ka magagamit dito. Okay, nahirapan ka dyan. Jerwin Ginto to San Miguel. JJ Espanyola to Meralco. Congrats, first, brother. First pick ng TNT to, Robert Bartolo. Robert Bartolo. Orlan Umar. Nila ng big? Kailangan nila ng... Wala silang kailangan. Puta. Magnolia, Orlan Umar. Mabilis na lang to bro. Laksamana, Alanes, Esquera, Caspe, Colina, Armenion, Villanueva, Puerto. Cachuela, Ubalde, CJ Cadua to SMB. Ooh. So CJ was the final pick. Yeah. Okay. Wow, Isaiah Thomas story. Oh, pwede. Okay. Hindi, may fifth round pa. Yun na yun. Siya nga. Siya. Oh, ano? Sixth. No, yeah, sa sixth na nga siya. Oo nga, tama. CJ Cadua yung last. Okay. Winners. For me, ang ano ba ang nababasa natin na winners? Hindi ko kasi nababasa ibang ano eh, article eh. Okay. I think Rain or Shine was Rain or Shine. One. I don't know if they're the biggest winners, but I think they won. I think Converge as well with those two big Converge, guys. Yeah. And I think Rain or Shine talaga. Yeah. Rain or Shine, Converge. Yung dalawang 'yun. Hinebra. Hinebra also. Oh, Hinebra yeah. Also. Okay. Yeah. Biggest loser. No disrespect. Please, disclaimer. No disrespect. As of today, sino ang biggest loser sa atin? As of today, ah, if they prove us wrong, walang problema. But as of today, Terra Firma ako. Yeah. Terra Firma
NLEX. Damn, I love NLEX, but I really do not agree with this. Because I have yet to see him since in 2 years. Agree. So baka nga naman, baka again, as of today, what we know right now, sila yung pinaka biggest loser for me. I know it's Jeremiah Gray, I understand, but I'm not... Yeah, but you're not gonna see him until mid-next year, so... Okay sana kung tipong nasa Hinebra siya eh. Oh. Kasi parang, sige, next year na kita makita. Oh, kasi marami naman kami dito pwede gamitin. Or Magnolia, or SMB, or Converge. At the very most, Converge or Rain or Shine, kayang intayin si Jeremiah Gray because they have an Batak and all those guys. Converge, may Geronte and all. Pero sa Terraforma kasi, you also have to consider si Alex. Iniintay mo na si Alex, iniintay mo pa si Jeremiah. And you had a chance to get Justin Arana. Yeah, yun yung masakit doon. And sobrang, parang sobrang anticlimactic for them because they already proven that kaya they can make the playoffs. Oo. So parang diba, take a next step in your progress naman. Parang na-feel ko lang, they, kumbaga napakita na natin na competitive na tayo. Malakas na tayo. Wami plays like a, kumbaga Wami competes with the best point guards in the league. You have an Alex Cabagnot on your bench at least kahit for the next how many months. And then you have a Joshua Monzon who was still your number one pick. You have an Isaac Ko. You just signed Andreas Cahiling who is also solid. Aldrich Ramos, Kamson Gabayni. Kumbaga, let's get one more piece to take us to the next level. I understand that's Jeremiah Gray. But I feel like Justin would have been the best fit. Yeah. Right now, di ba? Kumbaga, kakatakutan ka ngayon pagdating ng All-Filipino. Mismo. Kasi puta, may Justin Arana na sila. But then again, you know, if Maya comes back, tapos biglang nagwala siya, okay, wala tayong magagawa doon. Talagang good pick. But as of today lang, I feel like them. Yung NLEX din, maybe second para sa akin yung NLEX. I mean, when it comes to natalo sa draft na to. Yeah. Because you had a chance to get happy. I still don't know. Happy would have filled the hole that Jericho... Oo. At least may left. Shooting ka. Ay, hindi kasi bumalik na rin si Larry. But still. It'd still go for happy. Yeah. Kasi syempre, I mean, Larry... Sigurado kay Tyrus Hill, bro. Oh pare. Tsaka anong position lalo rin ni Tyrus Hill doon? Hindi ako sigurado kay Tyrus Hill, bro. I would have gone Javi or I would have gone Encho na. Encho pwede rin. Di ba? Kasi si Encho bagay na bagay kay Kucheng yan. Matutuwa si Kucheng yan. Atake lang na atake pa. Oo. Oh. Either mamumura yan parate or bibigyan. pare. Ano yan? Kumbaga wild card. Oh, wild card. Goes both ways. Yun nga yung mga pinapagaling ni Coach yun, yung mga wild card. Oh, mismo. Diba po? Tsaya yung Jim Weltor yun niya, ginawa niyang sobrang galing eh. Pare, I mean, magaling naman na talaga si Kuya, pero pare, iba nung hinawakan ni Coach Ying, pare, naging top tier point guard eh. Yes, diba? Sir. So, yun lang. Would have been. But, you know, we'll see what happens. That's just as of today. Maybe in a few months or in a few years, we would eat our words and say, buta, buta na lang. Pinik ninyo yan. Jeremiah kasi malalaman natin yan next year. Oo nga. Tama, tama. Pero isipin mo this whole conference, isipin mo dapat may Arana sila dun. Sad, or Jeo Ambohot. Or Jeo Ambohot. Diba? But then what do we know? I'm very excited for Converge. What do we know? Yeah, I mean, we're just looking at it face value right now. But what do we know? If just, you guys prove us wrong, then we have nothing left to say. Wala. What do we know? But, bro, talaga, ano, may mga nakikinig talaga sa atin. Oh, pare. Bro. Especially these past few weeks. Tsaka, bro. Boss Alfrancis Chua. Also listens. Not to shoot first, but he did watch the Fran Yu interview that I made. Before. Damn. So for that event to reach him, like, whoa. That's crazy, man. Coach George Gallant, sabi sa akin, kita ko yung video mo kay Coach Leo, tawa ko ng tapos, paano mo nakikita? May Instagram ka ba, Coach? Like, hindi naman tayo nagpa-followan. So parang, It spreads. So,
Iba na talaga ngayon, bro. Sabi nga sa akin ng mga kaibigan ko, sabi nung si Boss PJ, sabi niya, Brad, pag nagsalita ka, alam kong tarantado ka. Kumbaga, meron ka mga sinasabi na nang-aasar ka lang. So, yung mga talaga nakakilala sa akin. Pero sabi niya, bro, credible ka na ngayon. So, pag hindi ka kilala ng tao at may sabihin kang sarcastic ka, baka maniwala yung tao. Nandun na pala tayo sa point na yun. Iba, bro. It's crazy, man. Iba ngayon, pare. I'm not even fucking kidding, bro. Like, may pare, marami nagpa-picture nga sa akin. Sabi ko, draft, nagpa-draft ba ako? Kaya ko... Iba yung ano ko ngayon, bro. Iba yung high ko ngayon. The community is just... Naglalakad nga lang ako sa Mau Arena. Nakamask ako. Are you heavy pala niya? Pare, like, I have no words. I'm on a high when it comes to what we're doing here and the community and, you know, just the support. Alam ko naghihintay kayo ng Al Francis Chua kwento, but... Antayin niyo pag medyo... medyo lang sasabihin ko, bro. He is exactly what we expected him to be. Iba yung angas niya ba? The swagger. Iba, bro. Iba, bro. Talagang... tutupi ka talaga, bro. Tupi ka talaga, pare. Like, the way he commands a room, pare, tupi. Tupi lahat. Wala siyang pinipili, pare. Tupi lahat. Ang ina, magsando ka ba naman sa, bro, sa meet, sa board meeting? Bro, bro, ito lang, ito lang. Pwede ko ikwento yung mga hindi naman, hindi business related. Guys, do you believe, would you believe me if I tell you, this guy sleeps. His regular routine, obviously, iba kapon Sunday. He sleeps at 7:30 PM? You know why? Because he wakes up at 2. To work out. Why? To work out at 3. What? And then he's straight to the office at 7. Tangina tao ba yan? No, bro. Sabi ko, Mark Wahlberg. Bro, he sleeps 7:30. Wakes up at 2. Minsan yan, di ba? Nagdi-dinner niyan eh. Bro, sabi nga ni Coach G, pa-uwi ka pa lang nun, Mikey. Wakes up at 2 a.m. Isipin mo na lang to, bro. Pag inabot ka ng 2 a.m. sa party, let's just say 2 a.m., gumaganon ka pa, isipin mo na lang, nag-workout na si Coach Franz, Al Francis, Boss Al Francis. Jesus Christ. Di ba parang magigilty ka na parang, bro, nag-workout siya ng 3. Tapos, 7:30 na sa office na siya. So, sinabi ko din, like, natutulog ka ba ulit after? Hindi na, didiretso mo siyang office. Bro, tapos sinabi ko pa, Coach, ay boss, naguguluhan ako Coach Boss kasi pareho naman siya. So parang, boss, gano'ng katulong mo na ginagawa? For the past 8 years. What the fuck? Bro, so nung pumunta ako doon, nagpaalam lang kasi talaga ako. Kasi si CK, galing Laguna, tapos nagpababa siya sa atin niya sa Manila, sa Robinsons, kasi layo pa ng QC. So anyway, nagpababa siya doon. So CK was waiting for me. Siguro dumating siya mga 4th round. So medyo nagmamadali na ako. So after nun, punta lang ako Fridays, kasama si Andre, tsaka si Pawi. Nandun yung Rain or Shine, yung SMC teams. Basta, ang daming nandun. Mga 5 teams siguro. Pero syempre, yung bar, nandun sina Boss Al Francis. So nagbababay lang ako sa lahat. Sobrang dami, di ba? Pagdating ko dun sa bar, nagbabay ako kay Coach G, Coach George, Coach Jason Webb. Jason Webb, grabe. Sarap ka kwentuhan. Tapos, sabi na nila, hindi. One beer. Sabi ko, Coach D, Coach Alice na. Hindi. One beer. Siyempre, kami ni Andre, parang tinatry namin tumakas. Pumasok yung Al Francis Chua. Pasok siya. Andre, Mikey, ano iniinom nyo? Ha? Boss, di, okay lang, boss. Okay. Di, kunin nyo ng beer to, dalawang to. Inabot yung beer. Text ko ngayon si CK. Sabi ko, babe, naipit ako. So sabi ko, babe, pumunta ka na dito. Naiiya si CK kasi nakapambahay siya, galing sa Laguna. Sabi ko, babe, magsapatos ka na lang, magjacket or whatever, punta ka dito. So punta si CK. So siyempre, dumating si CK, si coach, si boss. Boss, si CK nga pala, girlfriend ko. Oh, come here. Sit down. You order whatever you want. We'll take care of you here. Order whatever. Sina ni Pawi. So may table yung dalawang girls, tas kami lahat dito. Bro, iba talaga ba? Like. Bro, sobrang angas ni Boss Al Francis. Sabi niya sa akin,
in sa cellphone niya. Punta siya sa gallery. Ipapakita ko sa'yo. Mukha ba akong 56? Tangina, nag-selfie siya na nakahubad. Pari, putangina, bata ko. Bro, sabi ko, kaya pala nakasando to pag meeting yung bro, legit. Iba, bro. 56 na siya? 56 na siya, bro. He looks bro, fucking 40. Bro, hindi talaga. Bro, sinabi ko naman na sa'yo, idol ko siya, di ba? Like, everybody knows idol ko siya. Bro, pero parang, reached... parang nag-times 10 times 100 pa bro, yata. Bro, iba pa. Bro, grabe yung 7:30 siya natutulog. Putang ina, tas workout at 2. Tapos yun nga. So, nung umiinom na kami, 5 hours. Diba? 6 hours. So, hindi naman siya 6 hours nag-workout, but then like, he works out at 3. No, 6 hours of sleep. Oo. Tapos, pare, after nun, in my head, parang shit, late tata kami makaka-uwi. Kasi siyempre, umiinom mga tao, diba? Bro, tumayo siya ng 9. 9. Uwi na. Uwi na. Wala. Walang naka-uwi. Hanggat, bro, lahat ng coach, manager, na papasok dun, at magpapaalam lang, hindi makaka-uwi. Kasi sasabihin ni boss na, hindi, one beer bro, one beer, walang problema, one beer. Wala ka talagang takas. So talagang, damn! Iba bro. Iba, idol! Bro. Umuwi siya ng 9, pare. Kasi matutulog na daw siya. 9! Bro, grabe ah. Discipline. Aga na nga yung 9. Bro, iba yung disiplina. Bro. Grabe. Tsaka pag kinikwenta niya sa akin, yung mga, pare, nag-boxing siya dati. Again, like, patak, pare. Patak. Tapos sabi pa niya, beer drinker daw siya. Beer drinker ako. Hindi siya umiinom ng kahit ano? Hindi, napainom siya ng Jack. Pero like beer daw talaga siya. Tapos sabi niya parang, sabi niya, Mikee, sabi nga nila, pag uminom ka ng beer, lalaki tiyan mo eh. 8 years na ito nagbe-beer, oh. Huwag kang support. Puta rin na may abs, 56 years old, pare. Wala ako. Mas... Bro, iba? Nabakla ako. Nabakla ako kay boss, pare. Iba talaga. Iba talaga. Tsaka, pare, legit, binigay niya sa amin number niya. Wow. Like, legit yun yung pinost ko. Legit yun, bro. Kasi nung nagpapaalam na si boss, sabi, oh, boss, eh, kinuha, siya nagpresenta maging ninong ni Andre tsaka ni Pawi. So, nung nagpapaalam na siya, sabi ko, babe, magpapay ka na kay ninong. Gumanan siya. Eh, si CK, mahirit to si CK. Gagod-gagod din to. Humirit. Ayaw mo naman ako pakasalan eh. Gumanan si CK. So, syempre, yung buong room, sina Coach Jason, sina Coach George, oh, gumagano lahat. Doon lumapit. Yun yung picture ko, lumapit si boss. Come here. Gusto mo na ba siyang pakasalan? Oh naman, boy. Pero bata pa eh. Ganyan. Like this, ha? If you two need anything, you get my number. Oh, come here. Mikee, come here. You get my number. Inintay niya ako, binunot ko yung cellphone ko. Tapos sinasabi niya, ganyan. Okay, if you two need anything, you message me. Kung bahala sa inyo. CK, mag-takeout ka dyan. Just tell them, put it on my tab. Get anything you want. Bring it home to your family. Ina. Bro, wala ako masabi, bro. I was like... Bro, iba talaga, man. No joke. As in, pauwi kami. Si boss ang topic namin ni CK. Na parang, babe, iba talaga si boss. Iba, bro. Damn! Iba, bro. Iba. I just gotta admit, like, he doesn't give a fuck about any of you who hate him. I'm just letting y'all know. Kaya ako siya idol. Pare, kasi, I mean, if you're that kind of guy with that kind of attitude, how would you even give a fuck about what other people would say? He is just living the life. Wala, bro. Like, ano lang siya? Whatever. Ina. As in, puta. Bro, kung ganyan wala. Ba naman buhay mo, di puta ka na. Fuck what anybody says. Wala pa nga tayo sa business talk. Huwag na natin pag-uusapan. Yun ang totally never gonna happen, guys. I am so sorry. Never gonna happen. But, bro, I'm just letting y'all know, he is the shit. He is the man. He is the idol. Okay? So, yun lang, mga kaibigan. Hopefully, makasama natin sa kasal ko si Boss Alphonsus Chua. Bro, sobrang gusto ko siyang invite. Pag kinasal ka ni Siki, kailangan ko siyang i-invite. Tapos nandun kayo and all that. Like that. Boss Alphonsus Chua. Alright guys, pasensya na lumayo na kami. Okay, salamat. Again, sobrang salamat sa lahat ng suporta ninyo. Wala akong masabi. Sa lahat ng buwi-bilibig na anta, salamat. Diba? We're very, very appreciative of everything.
You know, hopefully tuloy-tuloy. Sabi nga pala ni Anton na ano, tang ina mo raw. Sino Anton? Asistyo. Asistyo. Isama ko na Sabado. Asartalo sa akin yung mga tinisti. Si Tyler nga, tsaka si Gia, asartalo sa akin. Oh, bro! Kasama ko, kasama pala namin yung mga tinista no Sabado. Biglang dumating ng, mga 2 a.m. Biglang pumasok ng Ram Jungle. Oh, kulta sila Ann, sila Dave. Ay, yung mga... Ina. Ah, oh, yung nakita ko mga picture kasama kayo. Oh. So, atin na yung party siya. Hindi, actually, parang lumabas lang sila. Okay, that's good, that's good. Hopefully... Actually, pati si Shawnee Winston nandun, kasama rin na. Shawnee Winston is a character. He is, bro, he I is. I saw that vlog he had, he's a character. Hopefully, we'll have him on the show soon. We'll talk to Shawnee Winston. Para masabi mo lahat ng mga hinanakit mo kay Shawnee. All love, bro, all love. All right, guys, we'll see y'all tomorrow. The name is Mikee Reyes. This has been Javi Palanya. Take care of yourself, take care of each other. Peace and love. See y'all.